Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol po sa motor control. Sa tanong na kung bakit po nananatiling energized ang ating contactor kahit ang ating start button ay nirelease na. Kasi po ang start button natin ay normally open. Pero dahil sa spring return ito, kapag pinrelease natin, pagbalik niya, open ulit. Bakit po ito nananatiling energized kahit binitawan natin ito? Sa ngayon, ipakita natin ang mangyari. Ngayon, naka-on ito, subukan natin. Nakita nyo po, ang motor ay umandar. Binitawan ko, huminto ang motor. Nag-de-energize ang ating contactor. I-explain ko po ito sa inyo. Ang wiring na yan ay makikita dito sa ating control circuit. Ito po ang tinatawag nating control circuit na yan. Ito po mga kababayan, explain ko sa inyo. Yan po, marino kaya, nakikita kaya. Ito ang ating control circuit, line 1, line 2. Kapag may supply na yan, ito ang ating magnetic contactor, ito ang ating start. Normally close po yan, spring return, or normally open po yan. Spring return, kapag ito ay pre-release natin, dadalo yung kuryente, ito magkuklose, ito ay energize. Ngayon, kapag binitawan natin, ito ay magde-energize. Kung paano po ito manatiling energize, yan po ang alamin natin. Ito po ang ating stop button. Ipakita ko sa inyo. Ito po, silik natin dyan. Nandito na tayo, ilagay natin sa may sounds. Nakita nyo po, no? Diyan sa... Tingnan mo natin. Yan. Nakita nyo po. Dito sa green tayo. Normally open, 3 and 4. Tingnan na. Yan. Bitawan ko. Yan, nakapress. Bitawan. Ganyan po ang nangyari dyan. Ito po ang start button natin. Kaya kanina, pre-release natin ito. Nagkaroon ng kuryente. Kanina yung natin. Ito, press natin. Kita nyo po, energize. Bitaw. Ganito po yan. Kung paano po ito manatiling energize kapag press po, ipapakita ko sa inyo. Balikan natin ang ating control. Unahin muna natin ito. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng tinatawag na normally open contact. Lalagyan po natin ng normally open contact na manggagaling dito, magnetic contactor. In, 13, 14. Kapag nilagyan po natin ito, kapag pre-release natin ito, ito mag-energize, ito po ay mag-close. Mag-close. Kapag nag-close ito, ito ay mananatiling energize kahit bitawan natin ito. Kasi continuous na po yan. Ipakita natin sa control. Nakita natin ha. Sa kasalukuyan, hindi pa nakakonect ang ating 13. Pero nakaabang ng wire. Tingnan natin. Tapos ito sa 13. Ay power po yan mga kababayan. Nakita nyo po, kaya lang ang ating contact ng ating contactor nagkuklose, di ba? Yan, ang contact ng ating auxiliary ay medyo marumi na yan sa loob. Yan, nakita nyo po. Tapos ang aking display hindi masyadong nakakonect. Tingnan natin. Yan, tingnan nyo po. Diba? Nag-close po ito. Nag-close ito kapag pre-release natin ito kasi ito ay nag-energize. Ang gagawin natin ngayon, i-connect natin ang 13 para manatili siyang energize. Open muna natin ang power. Tapos
inup ko muna ang power para sigurado tayo. Okay po mga kababayan, ito ay nakakunik na, kompleto na. Ilagay natin. I-start natin. On muna power. Binitawan ko po, ito ay nanatili ng energize, umaandar ng motor. Makikita natin kung energize siya. Sa ating multimeter, isisilip natin sa AC. Yan. Kapag tinesting natin sa ating 14, saka 13, walang power po. Walang power yan, ha. Dito yan, 13, 14, walang power. Kasi close. Yan, kasi close yan. Kapag in-stop po natin, stop, mayroon na po yung power. Nakita nyo po may power. Ibig sabihin open na ito. Kapag in-start natin, mawawalang power dyan. Kasi close. Open ulit natin. 13, 14 po yan mga kababayan. May power na siya. Bakit may power? Makita nyo po ito. Ito po. Line 1, pupunta sa 13. Yan, dumaan ang coil continuously. Yan, ito na lang nag-aantay na mag-close para ito magka-supply. Kaya nung mag-close na ito, tuloy-tuloy na po ang power. Kaya nag-energize na ang ating contactor kahit nirelease natin ang ating start button. Sa simpleng video na ito, sana po may natutunan kayo, nakadagdag sa inyong kaalaman, lalo na sa ating mga kababayan dyan na baguhan pa lang. Marami po akong isishare na video sa inyo. Welding wiring sa lahat ng motor control, o kung may request kayo, mag-comment na lang po. Kung may suggestion, welcome na welcome po kayo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe yan, mag-subscribe po kayo sa channel to at marami po kayong matutunan o karagdagang kalaman. Pati po ang bell button, paki-click na lang po para manotify po kayo kung may bago akong video i-upload. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang video na ito.